Minuesca. From dito na rin sa Zambales ako. Maloma. Okay. Zambales. So, can you brief us? Ano po yung magagalak ngayon? Gagawin po namin ngayon yung inauguration ng project po namin ng dredging ng Makulkul River na nagkokos po talaga ng flooding dito sa Zambales. Na pagka ho nagkaroon po talaga ng baha, napakarami pong namamatay. Yes po. Yung background ng sinabi niyo po, marami pong namamatay ba? Ano po ba yung Makulkul? Ang Makulkul River po, nung pumutok ang Mount Pinatubo, okay, marami siyang binugang buhangin na pinababaw niya talaga ang ilog na yan na lagi na lang nilang nilalagyan ng flood control. Okay. So this time, we propose to the government to dredge it for free at no cost to the government. Okay. Yes po. Dahil yung project na yan, alam po namin malaki ang maitutulong sa Zambales. So, sa tulong ng DPWH and then ng DNR, so nakakuha po kami ng permit para gawin po namin ito. Okay. For the benefit of... For the benefit po talaga ng Zambales, not only the flooding of course, kundi pati po sa economy. Mm-hmm. Dahil magbibigay po kami ng maraming trabaho at magbabayad po kami ng tax. Mm-hmm. Bakit libre na magbabayad pa kami ng tax? Because ibebenta po namin at saan kami kukuha ng aming pagpambawi. But mas malaki po ang impact para sa Zambales, Zambalenyo, dahil po lahat po talaga makikinabang. Mawawala ang flooding, magbibigay po kami ng trabaho, and then yun pong taxes na ibabayad po sa gobyerno. Ano po ba yung bigyan niyo po kami ng ano ma'am? Ano po ba yung sinasabi natin? Beautification, pagbigay trabaho, yes. Ano po ba yun? Pagka nalinisan po ang ilog. Yes. Okay. Meron po kaming ecotourism na tinay-up po namin ito kay Ma'am Gina Lopez. Okay. Si Ma'am Gina Lopez po talaga, alam naman natin, yes, environmentalist yan. Okay. So, ang plano po namin talaga, after yan, sa bayan po, merong ecotourism na ginagawa. Dahil napakalaki po ng potential ng Zambales. Mm-hmm. Tama lang ang gagawin, tama lang ang mga tao, at may tamang permit naman po na na-issue po sa amin. Mm-hmm. Kaya yun po. So, yung beautification, at the end of the day, pag natanggal po ang buhangin, babalik po sa ilog yung kanyang normal na meron siyang isda. So, ito po ay isa rin pong magandang access going Mount Pinatubo. Marami po, napakarami pong plano. Kaya kami po ay humihingi po ng tulong sa Zambalenyo, cooperation with Zambalenyo, with the LGU leaders, at ganun din sa national. We really appreciate DPWH and DENR. You have timeline for this, ma'am? Ang timeline po kasi sila po, ang nagsabi po sila ay napakarami po talaga ng volume. Uh-huh. Ang volume po nito, kahit po namin i-dredge simula ho itong taon na to, even 100 years po, may buhangin pa po sapagkat napakalaki po ng ibinuga ni Mount Pinatubo. Uh-huh. Yes po. Yung makikita natin yung beautification, yung rehabilitation. Yes po, sabay-sabay po namin gagawin. Kailan ho kaya natin na... Siguro po after 1 year pa lang, meron nang makikita. Meron na makikita. Okay. Yes po, meron na po makikita doon. Mga ilan ho kaya yung trabaho na pwede po nating mai-offer o magkakaroon? As of the moment, ang nasasabi ko lang pong trabaho, kung mga 200 na tao, mabibigyan po namin ng trabaho. Immediately. Not immediately. Alam nyo naman yun, nag-evolve ang trabaho. Oh. Yes po. Kasi, alam namin maraming NGOs na gusto rin tumulong sa mga ganitong project. Okay. We will invite NGOs to come with us. Kasi talagang dapat natin alagaan ang ating environment. Yes. Hindi natin sirain. Yes. Kung sasabihin, ang nagmimina, sumisira, kami po hindi. Mm-hmm. Ire-rehab po namin ang Lord. Nasira. Okay. Yes, sir. Yan po yung target natin. Yes. Na to rehabilitate what yes, the... Kung kahit man human-made or nature, yes po, marirehab natin siya. Ayan. Kaya kung titignan natin na nung time na sumabog si Mount Pinatubo, ang tingin natin parang it's a curse to the province. Talaga naman nung time na yon maraming yes, namatay, marami talagang nasira. Pero ngayon po ay ito ay magiging blessing. Kasi tama ang gagawin. So, sa guidelines po na binigay po ng DPWH na tinatawag po nilang Department Order 139, yun po yung susundin po naming guidelines para pa maisagawa po namin ng tama ang project. Mm-hmm. Ma'am, any message to the Zambalenyos that may sa amin pong mahal na Governor Diloso, siya po ngayon ang governor po namin. Sa amin pong mahal na Vice Governor Angel Magsaysay at sa Sanggunian,
sa mayor po ng San Felipe, kung saan po ang project na ito, ang Makulkul River, si Mayor Carol Fariñas, and then the Vice Mayor Parales, at tungkol sa Sanggunian po. Ano po, ang hiling po lang namin ay suporta, coordination, we work together hand in hand. Kasi wala namang successful na project kung tayo-tayo nag-aaway. Ito ay isang blessing sa atin. So, lahat po ay makikinabang at magiging masaya. Depende nga lang sa level ng gusto mong maging masaya. Yes. Di po ba? Yes po. Thank you so much, ma'am. And thank good you. Luck. Yes po. Salamat. Salamat. Ma'am, paano nyo nakuha yung prize? Nag-apply po kami sa DPWH ng clearance, kung tawagin. It's not a permit, it's a clearance. Kasi po, ang DPWH po ang may hawak ng lahat ng waterways. So, meron po silang nilabas na Department Order 139 and we complied sa requirements po. Wala po akong politikong nilapitan. I just complied all the requirements. Marami pong nag-apply, pero sa awa po ng Diyos at biyaya ng Diyos, sa akin po ito, sa kumpanya ko po ito naibigay. Compliance po ako. Marami po ba kayo naglaban-laban dito for the bidding? This is not a bidding. You need just to apply and comply to all the requirements of the Department Order 139. At ako po yung nakakomply, sir. Yes po. Compliance po tayo. Lahat po legal. Wala pong under the table na nangyari. Lahat po ay compliance. Okay. Wala po ba kayong balak tumakbo? Wala po. Wala pa? Wala po. At in your future dito, siguro. Dito ano? Na lang po tayo. Ah, sige po. Sa pagtulong sa tao. Pwede naman pong tumulong sa tao nang wala pong politika. Ano po? Salamat. Thank you, ma'am.